saya at mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga ka-Isanto Rosario. In behalf of our PBC core team, we are very grateful for having you this afternoon. So ngayong hapon po ay gaganapin natin ang ating pagsariwa sa ating taunang renewal of our commitment bilang mga lingkod ng simbahan. So sa hapong ito, mayroon po tayong mga kasama na isang sikat na inspirational and of course, motivational speaker. So mamaya-maya po ay makikilala na natin siya. So are you ready po mga ka-Isanto Rosario? Yon! Kahit na napaka-init ang panahon natin, ay ang taas ng energy ng bawat isa. So in time po, no, dahil ipagdiriwang po natin ang Pentecost, no, talagang ang Holy Spirit ay bumababa sa ating lahat. Okay, to start, without further ado, at this juncture, tinatawagan po natin si Brother Jonathan Ponferrado upang simulan ang ating programa sa isang pambungad na panalangin. Isang mapagpalang araw po para sa lahat at unang-una ay maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras. At sa sandaling ito ay hihingin ko po ang katahimikan ng bawat isa. Inaanyayahan ko po kayong tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon sa ating piling. As we do the sign of love in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Father God, maraming salamat sa lahat ng biyayang aming nakamit sa mga nagdaang araw, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng kalakasan ng pangangatawan at sa kabila ng aming mga kapaguran, sa aming mga kaabalahan, sa aming trabaho, sa pag-aasikaso ng aming mga pamilya at sa kanya-kanya naming pang-araw-araw na gawain, ay inanyayahan niyo po kami sa araw na ito upang magsama-sama, magsalo-salo at sariwain ang aming commitment para sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa araw na ito ay amin pong itinataas ang aming speaker na maging daluyan po ng inyong mga salita, Panginoon, sa araw na ito. Give him your gift of wisdom para naman po maihatid sa amin ang inyong mensahe, Panginoon. Panginoon, sa oras din pong ito ay amin pong itinataas ang aming mga puso at isipan. Hayaan niyo lang pong dumaloy ang inyong mga salita papunta sa aming mga puso, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito ay amin pong itinataas ang aming sarili at inihahayag na gawin niyo lang po kaming instrumento ng inyong pagmamahal. Panginoon, sa habang kami nandito ay amin naman pong ipinapanalangin din ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. And Lord, just allow us to have your gift of wisdom, your gift of knowledge for us to be your instrument of love. All of this, Lord, and many more, we ask in the mighty name of your Son, as we all together pray, all glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And at this juncture po, upang bigyan tayo ng pambungad na pananalita, narito po, sige po, maupo na po ang lahat. Okay, sorry for that. Okay, at this juncture, upang bigyan tayo ng pambungad na pananalita, narito ang ating Cura Paroko, Reverend Father Prospero V. Tenorio. Magandang hapon po sa inyong lahat. God is good all the time. Purihin natin palapahan ng Panginoon. Look back and thank God. Sa bawat pagtanawis na haraan, naroon ang pagpapasalamat. Look forward and trust God. Sa ating pagtanaw sa darating na bukas, ang pagtitiwala ay napakahalaga. Look around and serve God. Sa ating pagtingin, sa ating kapaligiran, lalo na yung nasa laylayan ng lipunan, doon mapaglilingkuran natin ang Panginoon. Look within and find God. Mahalaga na sa ating pagtingin, sa ating kalooban, minsan pa,
muli nating mapakinggan ang tinig ng Panginoon. At sa araw na ito, tayo lubos nagpapasalamat sa ating speaker. Siya po ay kasama ko rin sa seminary, sa San Carlos Seminary. Medyo may edad lamang ako sa kanya. Siya ay nasa philosophy noon, ano? Kami ay nasa theologies. Si Brother Michael Lovrin, pero siya ay mahusay na nakapaghatid ng salita ng Diyos. Sana'y ang pagtingin natin sa nakaraan, pagpapasalamat, sa ating pagtingin sa darating na bukas, pagtitiwala, sa ating pagtingin sa ating kapaligiran, ang pagmamahal, sa ating pagtingin sa ating kalooban, minsan pa, makita natin at mapakinggan ang Panginoon. Naway sa ating pagpakinig, sa pagbabahagi ni Brother Michael Lovrin, muli nating mapakinggan ang tinig ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya nga, ibukas natin hindi lamang ating mga tinga, hindi lamang ang ating maisipan, sana'y ibukas natin ang ating puso at ang kalooban upang mapakinggan natin ang Panginoon mangungusap sa ating speaker sa araw ito, si Brother Michael Lovrin. Palakpan po natin si Brother Michael. Maraming salamat po, Father Pros. I know you're very much excited as much as I do for this afternoon dahil personally makikilala na natin ang ating guest speaker for this afternoon upang ipakilala pa na sa atin ang ating inspirational speaker for this afternoon. Narito po si Brother Nilo Ichon. Sa ating cura paroko, Reverend Father Prospero Tenorio, at sa ating parochial vicar, Reverend Father Joseph Franz Dison, at sa inyong lahat, magandang hapon po. Ang ating pong inspirational at motivational speaker ay namumukod-tangi at maituturing na bihasa sa kanyang larangan. Kasalukuyan po siyang nakatira sa Mandaluyong at nagmula sa Manila na kung saan siya nagtapos ng pag-aaral sa St. Joseph School sa Gagalangin, Tondo. Sa mga hindi pa nakakaalam at katulad nga ng nabanggit ni Father Pros, siya po ay nag-aral sa San Carlos Seminary at 2 taon bago ang pagiging isang ganap na pari ay nagpasya siyang huwag na itong ipagpatuloy. Matapos iwan ng seminaryo, siya po ay naging isang profesor at nagturo ng mga subjects na philosophy at theology sa De La Salle University, Manila Doctors College at St. Paul College sa Quezon City. Ang pagbibigay niya ng motivational speech sa isang pagtitipon ay nagbigay ng pagkakataon upang mabigyan siya ng offer sa GMA Network at ilan sa mga ito ay ang mga TV series tulad ng Pepito Manaloto, Michael Angelo the Series, Superhero, Parikoy, Pamilya Roses at marami pang iba. Bukod sa pagpaproduce ng mga TV show, isa din siyang magaling na businessman at book author. Isa po dito ang best-selling na libro ng Love with God Today na nakapagbenta ng 10,000 kopya sa loob lamang ng 2 buwan. Naging advisor consultant din siya ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Isa sa maituturing na in-demand speaker sa retreats, corporate workshops, at charismatic gatherings dahil sa galing niya sa larangang ito. Mapalad po tayo na makasama siya dahil 5 araw mula ngayon ay ipagdiriwang niya ang kanyang 40th kaarawan. Mga kapatid, kapuso at kamanggagawa sa ubasan ng Diyos, sa aking mga kaisanto rosaryo at sa ngalan din po ng bumubuo ng sangguniang pastoral ng parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario de Maysan, karangalan ko pong ipakilala sa inyo ang binansagang pambansang bunganga ng Pilipinas at ang bungangang tinubuan ng tao. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan, Brother Michael Angelo Lovrin. Maraming salamat, Brother Nilo.
Si Giselle Sanchez po ang may kagagawan, kaya ako po ay binansagang pambansang bunganga ng Pilipinas. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat at espesyal na pagbati sa aking minamahal na kaibigan, Father Pros Tenorio. Palakpakan po natin ang ating kura paroko. Alam niyo po, kikwentuhan ko kayo ng maiksi. Nung natanggap ko po ang invitation na ako po ay magsasalita sa inyong parokya, hindi po ito bumagsak sa aking mga palad. Ipinadala niyo po ito sa palad ng gobernador ng probinsya ng Bulacan. Si Governor Daniel Fernando po ang tumanggap ng imbitasyon niyo. Sapagkat ang inyo pong lingkod ay kasalukuyang Special Assistant to the Governor, ako po ang Special Advisor ni Governor Daniel Fernando at ako po ang nag-handle ng kampanya niya nitong nakaraang eleksyon. Kasalukuyan po kong nasa ibang bansa nung natanggap nila ang sulat at ito ang kabilin-bilin ng gobernador. Michael, may imbitasyon sa iyo ang isang parokya dito sa Valenzuela. Huwag mo itong tatanggihan kasi sa akin dumaan ang imbitasyon. Sabi ko, oo naman, gobernador, basta't wala naman akong schedule, pupuntahan ko yan. Sabi ko, sino ba ang parish priest? Sabi niya, si Father Prospero. Nung narinig ko pala yung Prospero, ah, okay na yan. Si Father Prospero Tenorio po ay kasama ko po sa San Carlos Seminary at siya po ang boss ko nung siya po ang chairman at president po ng Alumni Association sa amin. At naipangako ko yan sa aking kaibigan at natutuwa ako na nabigyan ako muli ng pagkakataon ng sabi ko sa kanya, Father Pros, pag kailangan mo ko sa parokya mo, hindi na yan invitation, information na lang. Sasabihan mo na lang ako, darating na ako doon, ha? Kaya, isang malaking karangalan po na makasama ko po kayo ngayong araw at alam niyo po ba, may aaminin ako sa inyo, muntik-muntik pang hindi ako makarating ngayong araw na to. Sapagkat kahapon ko lang nalaman na bago dumating ang imbitasyon niyo, ay nauohan ko po ang Diocese of Lucena sa pangunguna ni Bishop Mel Ray Uy na dati rin akong na-assign nung ako'y seminarista, nung siya pa ho ay pari pa lamang sa Romblon-Romblon. Nauohan ko na alas 4 ngayong hapon na ito, magsasalita ako sa Lucena. So nung naalala ko yon, naglaban ang damdaming ko. Mamimili ba ako sa dalawa? Pag hindi ako nakarating sa Valenzuela, nakakahiya naman sa kaibigan ko si Father Pros at meron na akong kaaway na syudad, Valenzuela. Pag hindi naman ako pumunta ng Lucena, may isang diocesan bishop naman ako nakaaway na din, ang Diocese of Lucena. Sabi ko, Lord, turuan mo nga ako anong gagawin ko. So naisip ko, tinawagan ko ang Diocese of Lucena, sabi ko, ganito po, inamin ko yung totoo, ako po ay may problema, nagkamali ho kami ng scheduling, pasabay po yung inyong, sakto po, alas 4 kayo, alas 4 rin sila. Sabi ko, ganito na lang, magpapadala ko na isang speaker dyan, si Brother Adrian Panganiban, kasama ko pong preacher sa Light of Jesus Community. Tapos sabi nila, alam ko na ho yung kasunod nun, naku, inaantay ka ng mga tao. So bago pa niya sabihin yung naku, sinabi ko na, pero wag po kayong mag-alala, umaga, darating po ako. Magsasalita ako, kaya sana nauunawaan niyo po kung bakit parang ang dungis-dungis ko. Nanggaling pa ho ako ng Lucena, ano po. Pero ako'y natutuwa sapagkat nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa gitna ng lahat ng pinagdaanan ng buong mundo, eto tayo, buhay tayo. Alam niyo, natutuwa ako kanina, nung kumakain po dito sa baba, nakita ko po nagsiset up kasi may feast po kami dito. Nais ko po kayong anyayahan sa pangunguna po ng ating kaibigan, si Brother Vicmore. Nakita ko rin ang aking kaibigan, si Brother Marvin, nandito. Inaanyayahan ko po kayo na sana po ay makaatin po kayo sa weekly po ang gawain natin dito ng feast, no? Sa baba, mamaya, meron po tayong feast, kundi ako nagkakamali, sapagkat ito yung mga pamayanan na umaagapay sa pananampalataya ng mga Katolikong kagaya natin. At natutuwa ako sapagkat nakabalik na tayo sa panahon na pwede na ulit tayong magtipon para magmisa. Pwede na tayo ulit magsama-sama ng medyo dikit-dikit sa mga recollection.
Nung nakaraang Holy Week, ang dami ko pong speaking engagement. Na-miss ng mga tao yung sama-samang nagkikita. At ito yung pinakamaganda. Salamat sa Diyos, buhay pa rin kahit yung mga batikan chismoso at chismosa. At sa palagay ko, dito po natin kukunin ang inspirasyon. Sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng ating pagkukulang, ikaw at ako ay tinawag pa rin ng Diyos. Pwede ho ba wag na tayo magplastikan? Yung iba sa inyo, nung nakita ako, sabi, ay, maliit lang pala sa personal. Pero pogi naman, pwede na, pwede na. Kanina, pagdating ko, ibang-iba yung yakap at kamay niyo sa akin. Sabi niya, wow, nakita ka na namin ng personal. Itong mga nakaraang buwan, nagbabiral ka, yung mga talks mo sa politika, yung inaasar mo yung mga preks, no? Yung sinasabi ko yung mga taong simbangan. Sabi, wow, ngayon speaker ka na namin. Alam niyo ho ba, pag ako'y ginaganyan ng mga tao, ako po ay nanliliit. Maliit na ako, pero nanliliit pa rin ako. Tanungin niyo ako bakit. Kasi hindi ko lang masabi sa inyo, naku, kung kilala niyo lang ako. Naku, kung alam niyo lang yung mga kahinaan ko. Naku, kung alam niyo lang ang mga naging problema ko noon, baka wala na hong makinig dito. Pero alam niyo, sa gitna ng pakiramdam na nanliliit ako, lumalaki ang puso ko sapagkat alam kong kasama ko ang Diyos. At ito po ang katotohanan sa ating mga lingkod ng simbahan. Imagine niyo itong mga itsurang ito. Mga ganitong pagmumuka. Pinagkatiwalaan ng Diyos. Aba, kung ako lang ang Diyos sa ganyang itsura niyo, patay na ho kayo, no? Ganitong mukha ni Michelangelo, baka pati ako patay na rin ako. At yan ang hindi natin maarok, na bakit ang Diyos pag pumili, sugatan. Pag ang Diyos pumili, yung mga chismosa, chismoso. Kaya nga ako, nagbibiro ako, gustong gusto ko pag may season. Pag Lenten season, Advent season, payapa ang parokya. Hindi nag-aaway ang Mother Butler at Apostolada. Payapa ang Legion of Mary at Daughters and Mary, of Mary and Immaculate. Wala ka nakikitang nag-aaway at nagmumurahang Knights of Columbus at lay minister. Lahat pahinga pag may season. Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang mga Katoliko parang prutas, seasonal. Bumabait tayo pag may season. Kanina po sa Lucena, ang tema nila doon ay tindig. It's a conference on new evangelization, kung paano ang isang mananampalataya ay titindig. At yan ang panawagan sa ating lahat. Tayo ba ay marunong manindigan sa pananampalataya? Yung iba sa atin, nasusubukan ang paninindigan sa politika pa lang. Magugulat ka, kahit magnanakaw yung politiko, kahit nanloko at nagsinungaling, binoto. Tapos makikita mo magsisimba. Nasaan ang paninindigan? Nasaan ba ang pagtayo natin sa katotohanan? Nakakalungkot, maraming Katoliko, may Diyos sa nguso, pero hindi umaabot sa puso. May kilala ko mga taong simbahan, kung gaano kaplantsa ang kanilang uniform, gano namang kalukot yung pagkatao nila. May mga taong simbahan, nuknukan ng yabang, naka-uniforme pag naglakad. Lakat ng madaanan, makasalanan. Marami akong kilalang mga taong simbahan na ang altar ay ginagawang malaking entablado para magpasikat, para makilala. Mga kapatid, maiksilan po ang buhay. Si Brother Michael, 39 na ho ako. Sa June 9, 40 na ho ako. Nung nag-39 na ako, natakot na ako. Kasi sabi ng Biblia, the life of man is 70, 80 for those who are strong,
Kaya pag kayo nasa 80 na, behave na. Tatlong pirma na lang ng bulate yan, tapos na yan. Pag lumagpas pa kayo ng 80, nag-90 kayo, 100, dalawa lang yan. It's either sobrang bait nyo na ang lakas-lakas nyo sa langit at sa Panginoon o talaga namang certified na demonyo kayo na kahit si Satanas ayaw pa kayong pabalikin. Sa palagay na natin, si Brother Michael, hanggang 80 ako. Kahit hanggang 80 ako, bilang ko na lahat. 80 minus 40. Isama na natin yung birthday ko, 40. May 40 na Pasko na lang ako. 40 na bagong taon. 40 na birthday. After nun, patay na ako. Bilang ko na. Natakot na ako. Pero nung nakita ko si Father Pros at kayo, nawala ang takot ko. Dahil kung ako natatakot na, paano pa kayo? O diba? E 50 na kayo, 60. Shucks! 20 taon na lang, patay na kayo. Pero tandaan nyo, ang buhay, wala yan sa edad. May mga sanggol na sumakay sa Malaysian Airlines, hindi na nakababa. Bakit? Bumagsak yung eroplano. Kaya ako, takot na takot ako pag nagsasalita ako sa abroad, dahil lagi ako nabibiktima ng matatagtag na eroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific. Kaya pala Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa, no? Mas okay na yung kaysa naman Asian Spirit. Asian kang sasakay, Spirit kang bababa. Mas okay na rin yung kaysa naman Zest Air. Pagbagsak nun, Zesto ka. Pero nagbibiro lang ako, lahat ng eroplano safe na. Ang rule, pag oras mo na, oras mo na. Eh dati nga, sumakay ako ng eroplano. Diyos ko, ang tagtag ng eroplano. Nung una, wala akong katabi. Diyos ko, takot na takot ako. Kala ko, mamamatay na kami. Nung una, wala akong katabi. Pagtingin ko, may katabi na ako. Yung kaluluwa ko, humiwalay na sa katawan ko. Tapos, yung kaharap kong matanda, sa sobrang takot niya, lahat ng santo, tinawag niya na, eh may mga narinig akong pangalan na ngayon ko lang narinig. Eh seminarista ako, kabisado ko mga pangalan na santo. Eh yung pala yung matanda, sa sobrang takot niya, gumawa na ng sarili niyang santo. Inunahan na si Pope Francis. Ako naman nag-hallucinate na ako kung ano-ano na naririnig ko. Para sabi na stewardess, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong Lipad 5J12349. Kasalukuyan po nagkakaproblemang eroplano. Para po sa mga mayayaman, ang inyong life vest ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga mahihirap, sumunod po kay sa akin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Magdadasal ka na lang. Dahil wala kang pera. Nakikinig po ba kayo? Kaya anong unang hamon sa atin? Ang tunay na lingkod ng Panginoon, dapat masaya. Dapat tayo'y nakangiti. Alam niyo, buti na lang, Father Pros, natatakpan ang mga mukha ng taong simbahan ng face mask. Nung wala pang pandemya, may iba sa inyo mukhang mamamatay na. Maglilingkod sa altar, sabi. Ganyan ang mukha. Lalo na yung mga kolektora. Tas magtataka kayo, patanghina ng koleksyon. Eh, nakasimangot ka, sabi mo. Nagtataka ako. Malayo pang Advent, punong-puno na yung schedule ko for Advent. Nagtatawagan na yung mga obispo, mga pare. Nagre-reserve na sila para sa upcoming Advent. May isang obispo doon, kaibigan ko, tinawag ako, Bishop, bakit ako na naman? Nung nakaraang taon, ako na rin, sabi niya ako, brother, maaaminin ko na sa iyo totoo, may pinapagawa kasi kaming simbahan. Alam mo ba, nung ikaw ang nagsalita nung Lenten Recollection, nagpakolekta kami, ang laki nung koleksyon pagkatapos mo. Gusto mo, Father, subukan natin mamaya. Ayan, oh, nagpapagawa eh, ha? Susubukan natin. Ako, huwag niyo ko ipapahiya, ha? Pabibilang ko talaga yung bago ko umalis. Sabi ko sa obispo, ganito na lang, Bishop, tuturuan kita kung paano ba lalaki ang koleksyon mo. Ipatawag mo nga ang mga kolektora mo. Diyos ko, nung dumating yung mga kolektora, kaya naman pala ang hina ng koleksyon, ang tatanda na ng mga kolektora, ang babagal ng lumakad, bago makarating, komunyo na. E tas puro bariya, paluhod na ng paluhod. Hanggang nakaluhod na yung matanda.
At sabi ko sa Bishop, at Father, para tumaas-taas ang kolekta, dapat ang pare nagdadasal bago mangolekta. Ganito ang dasal. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan. Hipuin mong mga nagsisimba ngayon para walang magbigay ng piso. 50 piso, 10 piso, bagko 50, 100, 500, mas mainam 1,000. Ang hindi magbigay, kuhunin mo na. Tingnan ko lang kung di nyo mabigay ang buong bag nyo. Ang tunay na lingkod ng Panginoon ay mga masayang lingkod. At ito dapat ang meron tayo. Mamaya at bukas, gugunitain na natin ang pagparito ng Espiritu Santo. Kung saan ang bawat disipulo ay makakatanggap ng tatak ng Espiritu at biyaya. At sa palagay ko po, ang unang tatak ng mga lingkod ng Panginoon ay tatak ng kaligayahan na nagmumula sa Ebanghelyo ng Panginoon. There is joy from the gospel of the Lord. Kaya mga minamahal na kapwa lingkod, huwag nating kakalimutan ang biyayang ito. Palakpakan natin ang Panginoon, nakakalakad na si brother. Praise God. Lumpo po yan, nakalakad. Salamat, brother, ha? Huwag po nating kakalimutan. Dapat may kaligayahan sa paglilingkod. Kaya bago po magsimula si Brother Michael, hindi pa ako nagsisimula. Introduction pa lang yun. Kasi yan ang sinasabi ko, minsan yung mga taong simbahan, mapapailing ka na lang. Ang pananampalataya, ginagawa nilang paligsahan. May narinig ako, dalawang taong simba nag-uusap. Sabi nung ali, ikaw sister, ilang beses ka mag-rosaryo sa isang araw? Sabi naman ng isa, isa lang, ako 5. Hindi ako titigil hanggat hindi bumubula ang bibig ko. Tapos sumabat na naman, ikaw, ilang beses kang magsimba pag Linggo? Sabi nung isa, isa lang, ako 10. Hindi ako titigil hanggat hindi ako dumidigay kakakain ng ostya. Pero pag tiningnan mo yung matandang yun, walang ginawa kundi manira. Walang ginawa kundi mang-away ng kapwa niya lingkod. Baliwala ang rosaryo. Baliwala ang misa. Baliwala ang paglilingkod. Pag ikaw ay nagkulang sa pinakamahalagang bagay, pag-ibig. Isa lang ang binilin sa atin ng Panginoon. Anong sabi ni Kristo? Mag-ibigang kayo. At anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Malalaman nilang kayo'y aking alagad. Hindi naman sa pamamagitan ng pagpapalakad ng mga may karamdaman, pagpapagaling ng mga may sakit, pagbuhay ng mga patay, pagsali sa organisasyon. Hindi. Ang linaw ng sinabi ng Panginoon, malalaman nilang kayo'y aking mga alagad sa pamamagitan ng pagmamahal nyo sa isa't isa. Pag-ibig ang pinagmumulan ng paninindigan. At diyan tayo nagkukulang. Hindi lang mapansin ng pare, ikukuda na yung pare. Ako, yung pare niyang naman. Hindi lang napagbigyan, sisiraan na ang kapwa. Mahirap maging pare. May tula nga kami, a priest is always wrong. Pag ang pare late nagsimula sa misa, sasabihin tamad ang pare. Pero wala naman yung pare nalilate kasi hindi pa naman nagsisimula yung misa. Pag ang pare naman nagmamadali at maagang natatapos ang misa, nako, may lakad na naman ang pare. Pag ang pare kasama puro lalaki, bakla ang pare. Pag ang pare kasama puro babae, babaero ang pare. Pag ang pare napapalibutan ng matatanda, mahilig sa matrona ang pare.
Abay, sana naging uod na lang sila. Pag-ibig. Ito ang pundasyon ng paninindigan. At ito ang nakakatuwa. Tanungin niyo po ako. Ito rin ang pundasyon ng paninindigan ni Kristo nung tinawag niya tayong maglingkod. Ikaw at ako, mahal ng Diyos. Doon natin kukunin ang sigla sa mga oras na pagod na tayo. Kita nyo, ang dami pa nating gagawin sa parokya. Father Pros, pagka meron ka pang event na fundraising, patawag mo ko. Malakas ako humingi. Patawag ka sa Advent Recollection. Lagyan mo ng ticket, pupunta lahat to. Sigurado ko yan. Sa mga oras na parang imposible ang mga proyekto, pag may pag-ibig, nagiging posible ang lahat. Pero paano nga bang magmahal? Kita nyo, no? Bababa ang Espiritu Santo, at pagbaba ng Espiritu Santo, anong nangyari sa mga apostoles? Lahat tumapang. Lahat tumapang. Pero tandaan nyo po, lahat sila takot. Hindi ba kayo nagtataka nung namatay si Kristo, saan sila lagi nagpupunta? Nasa isang maliit na kwarto, nakalak ang pinto. Malamang ako nandun, masusulat ko kung ano nangyayari dun eh. Hindi na lang nailagay sa Bible, pero nakakatawa siguro. Siguro nag-aasaran yung mga apostol, hala, patay na si boss. Sino kaya ang susunod? Nakatingin lahat kay Pedro. Oh, ikaw ang leader, di ba? Ikaw na ang susunod. Kaya si malamang si Pedro ang unang naglalak ng pinto. Naku, lintik. Baka ako'y mahuli nga, ay mailak na ito. Pero anong ginagawa ng Panginoon? Ano yung gustong-gustong gawin ni Kristo? Gustong-gusto ni Kristo yung lumusot sa pinto. Christ break through the door. Di ba nung nagpakita si Kristo? Malamang nagulat yung mga apostol, ganito mga itsura nila. Tapos tinginan sila. Anong sabi ni Kristo? Peace be with you. Isang beses lang ba niya sinabi? Hindi. Dalawang beses? Hindi. Tatlong beses inulit ni Kristo. Peace be with you. Sabi nila. Alam niyo kung ba tatlong beses inulit? Tanungin niyo ako bakit. Kasi ang sinasabi ni Kristo, okay na. Bati na tayo. Alam ko naman nagtakbuhan kayo lahat. Kaya malamang, yung pakiramdam ng mga apostol nung gabing yon, magkahalong tuwa at hiya. Natutuwa sila na, si boss, buhay na naman. Nabuhay si boss. Pero hiya. Kasi hindi nila maipapaliwanag kung bakit sila nagtakbuhan. At dapat yan ang nararamdaman nating mga taong simbahan. Tuwa at hiya. Natutuwa tayo na tinawag tayo ng Diyos. Pero hiya dahil alam nating makailang ulit din natin siyang tinalikura. Pero ganyan natin mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Na sa gitna ng ating kahinaan, ikaw at ako ay kanyang tinawag. Yun yung nakakaiyak dun eh. Yung alam nating hindi tayo karapat-dapat, sa mga kilay pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Bakit? Kung saan-saan napupunta ang kilay? May iba nga para hindi na mahirapan dahil hindi pantay ang kilay, tinuwid na lang. Buo na. Ayan. May mga pwede ako ituro dito. Pero kita nyo po, nandito tayo. Kaya nga, binibiro ko yung mga tao simbahan, sabi ko, taas ang kamay ng mga lektor. Sa yung mga lektor dito. Mga lektor. Si Brother Michael, ang aking pong masteral ay liturgy.
Alam niyo yung letter G, ito yung pagkatapos ng letter F. Ha? By the way, ang mga jokes ko pang matatalino lang, ha? Sa mga hindi po natawa, bobo kayo, ha? O kita niyo, pinilit yung tumawa, di ba? Di ba anong turo ng letter G ang mga lektor bago magbasa sa misa? Mag-practice muna. Naku, meron kaming lektor sa parokya namin. Ang yabang! Itago natin ang parokya sa pangalang St. Joseph Parish Gagalangin Tondo. May lektor kami dyan, matanda na. Sabi niya, ay nako, Monsignor, ang ano pa namin ng parish priest, si Monsignor Mar Enriquez. Ngayon siya ang parish priest ng Nuestra Señora de Guia sa ermita. Sakristan ako, sabi nung lektor, nako Monsignor, hindi na ako magpa-practice. Alam na alam ko na yan. Eto na, nagbasa na. First reading, a reading from the Book of Revelation. Nagulat kami, bakit naging revolution? Di ba revelation yun? Sabi ni Monsignor, pagpasensyahan na, matanda na. Nung matapos magbasa, sabi niya, brothers and sisters, this is the end of the world. Naku, Diyos ko, nagtakbuhan na kami dahil end of the world na. Bakit? Ang yabang. Taas ang kamay ng mga lay ministers dito. Parang wala na. Sabi, wala, hindi kami dito, wala kami dito. Alam niyo po ba mga tatay, mga tito, at sa mga iba sa Lucena, may mga lay ministers na babae. Alam niyo po bang sa lahat ng mga taong simbangan, kayo ang pinakamapalad. Bakit? Dahil kahit hindi kayo karapat, dapat ay binigyan kayo ng pagkakataon na mahawakan ang katawan at dugo ni Kristo. Pero sana wag niyo pong makakalimutan na hindi kayo ang bida. Kaya nga ang tawag sa inyo, Extraordinary Minister of the Eucharist. Ibig sabihin, extra. Kaya wag kayo nakikipag-unahan sa pare pag kumukuha ng siborya. Kaya nga tinuturo ko sa mga kaibigan kong pare, pag kumunyon, kailangan iabot sa mga lay ministers ang siborya to symbolize that you are being delegated. At ang isang pakiusap namin sa inyo, pwede ba huwag kayong naninigarilyo? Dahil kumakapit sa ostya, sabi nung lay minister, katawan ni Kristo, sumagot siya nagkukumunyon, lasang Malboro. Pag-ibig ang inspirasyon ng paninindigan. Ngunit paano ba na ipapakita ang pag-ibig ng isang pamayanan ng mga lingkod? Gusto niyo po ba malaman? Una, may pananaw. Sabihin niyo nga, pananaw. Halimbawa, ang ating parokya ngayon ay may magandang pananaw. Ito oh. Ang pananaw natin ngayon, tarpulin pa lang. Pero pag sinabing pananaw, ito yung hinaharap sa kinabukasan. Na sa likod ng tarpulin na yan, ay tatayo ang isang napakagandang retablo ng ating pamayanan. Yan ang pananaw. Maraming taong simbahan walang pananaw. Maglilingkod parang robot sa punta. Magbabasa ako eh. Sa kapunta, mangungulekta. Walang kalatoy-latoy. Wala kasing pananaw. At ang mga Pilipino, pag tiningnan nyo, parang walang pananaw. Pag sinabing walang pananaw, lutang. Nganga. Tingnan mo yung katabi mo. O diba? Itsura pa lang lutang. Ang kilay pataas. Voltage pipe, ano? Kilay is life, no? Ang mga Pilipino lutang. Saan kayo nakakita ng mga tao pag may baha lumalangoy? Sa Pilipinas. Nagbaha sa Japan, Australia, lahat nag-iiyakan. Dito pag may baha, lahat naglalanguyan. Dito ka lang nakakita ng mga tao na pag may naumpog at nadulas, pinagtatawanan pa natin. Pag may naumpog po, lalapitan mo, masakit. Halika, iumpog kita nang maramdaman mo, buisit ka.
Nung minsan magsasalita ako sa isang parokya dyan sa Caloocan, may nadaanan akong imbornal. Ang lalim nung kanal. May nalaglag sa kanal. Yung kawawang nalaglag hanggang dito yung tubig. Malunod-lunod siya. Lahat na nakakita sa nalaglag nagtawanan. Ako lang ang hindi tumawa dahil ako yung nalaglag! Dito ka lang makakakita ng mga taong hindi na kailangan itanong, tinatanong pa. Diba? Ka-announce lang ng pare, bukas may recollection. May lalapit, Father, bukas po ba yung recollection? Malalaman mo yung sumasakay ng jeep, magugulo, no? May sumisigaw, barker. Oh, Valenzuela, Valenzuela, alis na Valenzuela. May lalapit, Manong Valenzuela? Hindi, Tugigaraw, sama ka? Back and forth tayo hanggang mamatay tayong dalawa, buwisit ka. Di ba mag-aminan tayo sa mga talk na ganito, namimili kayo ng speaker. Pag hindi nyo gusto ang speaker, hindi naman kayo nakikinig. Labas kayo ng labas, ihi kayo ng ihi. Daig nyo pa may balisaw-saw at tanggap ng labada. Di ba mag-aminan tayo? Maswerte na lang kayo, magaling itong kura paroko nyo at assistant parish priest si Father Franz. Pero di ba, pag hindi nyo trip yung pare, hindi naman kayo nagsisimba dun. Hindi kayo nakikinig sa misa, hindi kayo nakikinig sa homily, paikot-ikot ang ulo nyo. Lahat napapansin nyo, oh, walang electric pan. Basag ang salamin. May gagamba. Ang pangit ng pare. Lahat na lang napansin nyo. Para yung kapitbahay namin, hindi makapagtapos-tapos magrosaryo. Kasi pag nagrosaryo, lahat napapansin niya. Sabi niya, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Aba Ginoong Maria, pakisara nga ang pintuan. Aba Ginoong Maria, anak ang bintana, nakabukas, sumuulan. Aba Ginoong Maria, anak ang plancha, nakasaksak. Aba Ginoong, ayan ang timba, nadulas ang lola mo. Kaya sabi niya, magrosaryo, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng pinto. Ang Panginoong Diyos ay suma sa bintana. Bukod kang pinagpala sa babaeng plancha, pinagpala ka naman yung anak na timba. Ayan. Kung ano-ano nasabi dahil walang pananaw. Parang nung nakaraang Holy Week, may nakasabay ako matanda, nagdadasal ng istasyon ng krus. Sa sobrang labo ng mata niya, hindi niya namalayan, baliktad yun na dasal niya. Imbis na 1 to 14, 14 pababa. So sinita ko, sabi ko, Nay, mawalang galang na. Kanina pa kita tinitingnan, patapos ka na. Pero mali po yun na dasal niyo. Sabi niya, bakit mali? Baliktad po. Imbis na 1 to 14, 14 pababa. Sabi niya, ha? Baliktad ba? Kaya naman pala kanina pa ako nagtataka. Ibis na pahina ng pahina ang Panginoon, palakas siya ng palakas. Dahil imagine ninyo, nakapako si Kristo. Mamaya, umabot na kumain pa. Dahil baliktad. Walang pananaw. Nakuha, baka puro tawa kayo, ha? Baka pag tinanong kayo, ano natutunan nyo kay Brother Michael? Basta nakakatawa siya. Wala na ako naintindihan. Ang paninindigan ng pag-ibig ay may pananaw. Saan papunta ang parokya? Dapat alam nyo yun. Saan tayo dadalhin ng ngayon? The past is history. The future is a mystery. But the present is a gift. That's why you call it present. Alam niyo kung sino nagsabi niyan? Napanood ko yan sa Kung Fu Panda. Ang nagsabi niyan yung tortoise. Buti pa yung pagong. Alam niya, the past is history. The future is a mystery. But the present is a gift. That's why you call it present. Marami sa atin, puro nakaraan ang binabalikan. May iba naman, abalang-abala sa kinabukasan na nakalimutan nilang ipagdiwang ang biyaya ng ngayon. At sino yun? Kayo. Ito ang biyaya ng parokya. Pananaw. Pero hindi sapat ang pananaw. Tapikin nga muna ang katabi. Sabi sa katabi mo, kapatid, nag-toothbrush ka ba?
Kasi nag-aalala ako sa inyo, feeling kong ikakamatay nyo, hindi po COVID, bantot ng hininga. Kasi tawa kayo ng tawa, panikpanaog yung hininga nyo, no? Yung kinain yung tapa. Sa paninindigan, hindi sapat ang pananaw. Kailangan merong pasasalamat. Sabihin nyo nga po, pasasalamat. At ito ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Pag tayo ay may pasasalamat. Minsan may nagtanong sa akin, bakit daw maraming taong malulungkot? Kasi ito yung mga taong walang ginawa kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. Gusto nyo bang maging masaya? Yung mga hindi sumagot, simula ngayon, lugmo kayo hanggang mamatay kayo, ha? Sasagot na lang kayo, tamad-tamad nyo pa. Gusto nyo bang maging masaya? Gusto nyo bang maging answered prayers? Huwag mong bilangin yung wala. Bilangin mo yung meron. Ang problema kasi sa'yo minsan, reklamador ka. Pag mainit, ang init. Pag malamig, ang lamig. E sana naging uod ka na lang. Yung uod walang nararamdaman. Pag ang ulam isda, nagre-reklamo ka. Isda na naman. Hoy, bago ka magreklamong isda na naman, ikaw ba, naramdaman mo yung naramdaman ng isda nung pinrito siya? Magpalit kayo ng isda. Ikaw ang iprito. At sabihin sa'yo ng isda, tao na naman, mapapatay mo yung tilapyang yan. May umiiyak sa akin, Mother Butler, sabi niya, brother, kababae kong tao, mukha kong lalaki, bakit? Wala po kong dibdib. Kapatid, kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka, sapagkat ang likod mo at dibdib mo ay iisa, di ba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. Sabi niyo siguro, brother, madaling maging masaya kung gaya mo, walang problema. Sino bang wala? Lahat tayo may pinagdadaanang problema. Lahat tayo. Pero pag ikay may pinagdadaanang problema at ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kung may pinagdadaanang kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. May kanta nga kami, mga El Shaddai. May El Shaddai ba dito? Asan ang mga El Shaddai? Diyos ko, naubos na tayo. Ah. Di ba may kanta tayo sa El Shaddai? Sabi ng kanta natin, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos, di ako mababalisa, di ako malulumbay, kasama natin ang Diyos. At yun ang totoo. Tayo buhay pa, nag-COVID na. Alam nyo ba ako, naka-apat na COVID ako, yung panlima hindi na ako kinaya. Yung COVID na yung nag-walk out. Sabi, lintik na batan to. Mukhang talagang ito ang Santo Niño, hindi natin kaya. Di ba yung buhay tayo? At mukhang palagay ko, aabot tayo ng Pasko. Salamat sa Diyos. Walang dahilan para sumimangot. Kasi yung ibang mga taong simbahan, wagas. Pati kilay nyo, nakasimangot. Ang tunay na lingkod, kilay pa lang, ulam na. Alam mong kilay pa lang, nakangiti na. Talagang may ilang kilay, paubos na. Kaya nga ang swerte rin, naka-face mask, ang laki ng natipid nyo mga babae sa makeup. Tama? Ano lang ang ginagastos nyo ngayon? Pentel pen. Magkano lang yan? 30. 3 months na yan, okay pa yan. Pag may sobra, Ash Wednesday, no? Pasasalamat. At ito ang paninindigan ng pananampalatayang Katoliko. Eucharistia. Thanksgiving. Pananaw. Pasasalamat. Pero hindi sapat ang pananaw. Hindi sapat ang pasasalamat. Kailangan yung ikatlong P.
pagpapakumbaba. Kababa ang loob. Sabi ni Kristo, if you want to be the greatest, you must be the least. If you want to be the first, you must be the last. Kita niyo po ang kabalintunaan ng pananampalataya. Kung sa mundo, para maging bida, kailangan ikaw ang una. Ngunit sa mata ng pananampalataya, kung gusto mong maging bida, ikaw dapat ay maging lingkod ng lahat. Alam niyo po si Brother Michael, nagpapasalamat po ako sa buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Ngayon ho, magkwakwarenta na ako sa Anuebe. At pag tinitingnan ko po yung buhay ko, wala akong masasabi kung hindi, lahat ay biyaya. Marami na ho ang pagkakamaling nagawa sa buhay ko. Gaya po ninyo, nagsisikap din akong maging mabuting tao. Pero pag iniisip ko, grabe, 40 taon na ang kong nasa mundong ito. Pero pinatunayan ng Diyos ang katapatan niya sa akin. Sa murang edad, natikmang ko na po ang masarap na buhay. Magandang career. Pero isa lang ang hindi ko maipagkakaila. Ang lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Kaya kailanman ho, hindi ko naisip magyabang. Nung ako po'y naging artista, napapanood niyo po ako sa Pepito Manaloto, Michelangelo, the sitcom, pag Holy Week, ako lang ang palabas sa GMA, wala namang kaibang mapapanood doon, ako lang. Tapos nakikita niyo po yung mukha ko sa Chooks to Go, kasi ako po ang endorser niyan, Potato Corner, at kalat na kalat yung mga mukha ko sa mga booth. Nung ako po'y bagong artista, kailanman hindi ho pumasok sa isip ko na sikat ako. Kasi alam ko kung saan ako nagsimula eh. Alam niyo ho ba bilang public speaker, hindi ganito kaagad ang nakikinig sa akin kadami. Nagsimula akong magsalita, ang nakikinig lang sa akin, 10 matatandang Legion of Mary. Yung 5 tulog pa. Yung 5 palingon-lingon pa, puro bingi pa pala yung nakuha ko doon. Nung naging artista na ako, isa pa lang ang show ko noon, napansin ko hindi pa ako kilala. Kasi pag nakikita ko ng mga tao sa mall, ganito, ay, si ano to eh? Sino ka nga? Diba? Hindi ka pa kilala. Tinatanong ka pa eh. Nung pangatlong taon ko na sa GMA, marami na ako show noon, Pepito Manaloto, naalala niyo yung pari ko, yung pari si Ding Dong Dantes? Ako yung kontrabidang pari doon, ako yung kalaban niya doon. Nung marami na akong show, pagpunta ko sa isang mall, aba may nagkagulong pamilya. Ay, nako, artista to sir, pa-picture kami, picture, picture. Kagulo, after magpa-picture, thank you po, Katonying. Anong Katonying? Kasi pag nakasalamin ako, Father, kamukha ko si Anthony Taberna. Seko, shucks, akala ko sikat na ako. Hindi pa pala. Nung pang 5 taon ko na bilang artista, naramdaman ko amukhang kilala na ako. Nakagawa na ako ng pangalan sa telebisyon at pelikula. Pero alam nyo, pinangako ko yan sa Panginoon. Kailanman, hindi ko hahayaang umakyat sa ulo ko yun. At gagamitin ko, sinabi ko yan sa panalangin ko sa Panginoon, gagamitin ko ang impluensya na meron ako ngayon, maliit man o malaki, upang ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nagtataka sila pag Lenten Recollection, Advent Recollection, nakikita ko sa maraming simbahan. Bakit? Sapagkat malinaw kay Brother Michael na mawawala ang lahat, tagumpay, pera, kasikatan, pero ang maiiwan lang ay pananampalataya. Kaya huwag tayong yayabang. Pag ikaw mas yumaman, dapat mas maging mapagbigay ka. Pag tumaas ang posisyon mo, dapat mas abutin mo ang kapwa mo. Pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, ingatan mo. Tayo po bilang mga taong simbahan, napakahalaga ang kababaang loob.
Huwag niyong iisipin na taong simbahan kayo kasi kayo ang pinakamabait. Diyos ko, sa mga itsura niyo pa lang, alam kong hindi kayo mabait ganun. Huwag kayong magpapabulag sa uniform. Ang gaganda ng uniform niyo, oh. Sang bangko kayo. Kala ko pa nandito yung Metro Bank. Andito po ang ating principal at ang district officer, no? Huwag kayong magpapabulag sa mga external ng ating pananampalataya. Sa bandang huli, susukatin pa rin tayo sa pag-ibig at kababaang loob. At ito ang biyayang hihilingin natin sa Panginoon, na sa paggunita natin ng kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo, hari nawa, mapagtanto natin ang katotohanan na ang tanging panawagan sa atin ay manindigan tayo sa ngalan ng pag-ibig. Paano? Pananaw. Paano? Pasasalamat. Paano? Pagpapakumbaba. At ito yung hihilingin nating mga biyaya. Natulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng tamang pananaw, sapat na pasasalamat, at punong-puno ng kababaang loob. Kung hindi, lahat magiging drama. Parang pasyon. Parang sinakulo. Nung Holy Week, kaliwat ka na ng pasyon. Alam nyo, nung bata ako, mahilig akong kumanta sa pasyon, hindi dahil gusto kong kumanta. Kasi kumpleto ang pagkain dyan. May agahan, may merienda sa umaga, may tanghalian, may hapunan. Pag nakachamba ka pa na overnight ang pasyon, shucks! Dalawang araw na pamalengke ang natipid mo. Pero nung naging artista na ako, hindi na ako basta-basta kumakanta sa pasyon hanggat hindi ko alam ang menu. Kaya lang kasi ang pangit, alang tanong kayo, ano pong ulam? Alam niyo ba, malalaman niyo sa pasyon kung ano ang handa pag kinanta na yung aral? Alam niyo yung aral? Ang unang letra ay adobo, ere naman ay relleno, ang ikatlo ay arroz caldo, may kahasama pang liempo. Nako, Diyos ko, takbuhan na lahat ng tao dyan. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang ating buhay po ay hindi malaking drama. Ang buhay po natin ay pagsasabuhay ng pananampalataya. To die for the faith is a call to some, but to live for the faith is a call to all. Uulitin ko po. To die for the faith is a call to some, but to live for the faith is a call to all. Ang mamatay para sa pananampalataya ay panawagan sa iilan. Ngunit ang mabuhay para sa pananampalataya ay panawagan sa lahat. Tapikin ang katabi. Sabi sa katabi mo, kapatid, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahit ganyan ang itsura mo. Tapikin mo ulit, sabi mo, kapatid, tandaan mo, mahalaga ka kahit hindi halata. Sabi mo sa kanya, kaya kapatid, huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Para niyo sinabi nung nanay sa anak, anak, pwede na mag-SM kasama bata. Sumama ka na, alam kong gusto mong sumama. Mag-grocery tayo. Pero dahil maliit ka, humawa ka sa palda ko, ha? Huwag kang bibitaw sa palda ko kahit anong mangyari. Sabi ng bata, opo, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw sa palda nyo. Naku, siguraduhin mo, pag ikaw nawala, kukurutin pa kita. Sabi ng bata, opo, hindi ako bibitaw sa palda nyo kahit anong mangyari. Siguraduhin mo, naku, papaluin talaga kita. Sinisigurado ko, nay, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw sa palda nyo. After 30 minutes, may announcement sa SM, tananat, nananawagan kami sa magulang ng bata. Atang
nawawala na may hawak na palda. Ayun. Kaya pala nagtataka yung nanay, malamig na, nakapanti na lang pala siya. Dahil anong bilin sa bata? Wag! 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 Oh, wag kayong bibitaw sa Panginoon. Wag kayong bibitaw sa mahal na ina. Wag kayong bibitaw sa parokya. Wag kayong bibitaw sa isa't isa. At wag tayong bibitaw sa ating mga sarili. Sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu, lukuban nawa niya tayo ng kapuspusan ng pag-ibig, kapuspusan ng pananaw, kapuspusan ng pasasalamat, at kapuspusan ng pagpapakumbaba. Pag ito po ay nagawa natin, walang imposible kahit anong pangarap ng parokya. Lahat ay susundan ng tanda at himala ng Panginoon. At ito po ang ating buhay. Pag-ibig, paglilingkod. Di ba sabi yan sa kanta, In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Dominus, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Dominus, in everything love and serve the Lord. At ito ang ating buhay. Sa lahat, ating mamahalin at paglilingkuran ang Panginoon. At dasal ho ni Brother Michael sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina ng Santo Rosario at ni Santo Padre Pio ng Preltracina, lahat ng mga umaten sa talk na ito, anuman ang inyong kahilingan ay ngayon din ay ibigay ng Panginoon. Anuman ang kagalingan na hinihingi ninyo para sa inyong mga sarili at sa mga mahal sa buhay, ngayon din sa pangalan ni Jesus ay ipagkaloob niya sa inyo. Pinagdadasal ko po na ang inyong mga kamay ay sundan ng tanda at himala ng Panginoon at sino mang patungan ng inyong mga kamay na ito sa inyong pag-uwi at sa inyong pagbalik sa inyong mga tahanan ay sundan ng tanda at himala at pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At bago po matapos si Brother Michael, ay muli po inaanyayahan ko po kayo na kayo po ay sumali sa ating pong Feast Valenzuela. Mamaya po may topic pong Breaking Bad Habits. At diyan po ay alas 7 ng gabi pagkatapos po ng ating banal na misa, diyan po sa ating multi-purpose hall. At may mga nagtatanong, sabi sa akin ni Father Franz kanina, Brother Michael, baka pwede ka daw magdala ng libro mo. Opo, may dala po kong ilang kopya ng aking libro. Ito na po yung huling kopya ng libro ni Brother Michael. So mamaya po sa mga nais pong bumili ng libro, available po ang libro natin sa likuran. At sa inyong bawat pagbili, kayo po ay nakatulong po sa mga seminaristang pinag-aaral ni Brother Michael. Ang halaga po ng libro natin ay 500, may discounted 50, pero may kulang na pages. Ano po? So mamaya po sa mga gustong bumili ng libro, may ilang kopya na lang po, I think less than 100 na lang po ang kopya ng libro natin. Sa mga gusto pong bumili ng libro, I will be available for book signing and picture taking pagkatapos po ng ating talk. So muli po sa inyong lahat, maraming salamat. Ang hiling ko po sa inyo, huwag na ho nating patagilin, tapusin na natin ang maaga ang ating retablo.
Ang hiling ko po sa inyo, basta't pinagtulong-tulungan po natin ito, may awa po ang Panginoon at bibiyayaan niya tayo ng retablo na talagang maringal para sa banal na pagdiriwang. Sa inyo pong lahat, Father Franz, Father Prost, at maraming maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal. God bless you. Maraming maraming salamat po, Brother Michael Angelo, for giving us this afternoon ng isang very inspirational and talagang very motivated ang bawat isa sa atin ngayong hapon, no? Kasabay na ating renewal, na ating commitment mamaya. So always joy in serving the Lord. So at this juncture, without further ado, may I call Sister Carol and Brother Jonathan upang ipagkaloob ang sertipiko ng pagkilala sa ating guest speaker for this afternoon. And also po ang ating cura paroko, Reverend Father Prospero Tenorio, at ang ating parochial vicar, Reverend Father Joseph Franz T. Dizon, upang ipagkaloob ang sertipiko ng pagkilala at token of appreciation sa ating guest speaker for this afternoon. Magandang hapon po. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nilalaman ng certificate. Our Lady of the Holy Rosary Parish, Maysan, Valenzuela City. Certificate of Appreciation is hereby presented to Brother Michael Angelo Lobrin for his invaluable insights, experiences, and expertise shared to the laity of the parish. Given this fourth day of June 2022, at Our Lady of the Holy Rosary Parish, Maysan, Valenzuela City. Signed, Brother Nilo Ichon, PPC Vice Chairman, Reverend Father Joseph Franz T. Dizon, Parochial Vicar, Reverend Father Prospero V. Tenorio, Parish Priest. Naganap na nga daw yung latest na variant, pero wala, oh, hindi natin nararamdaman. Naka-adjust na eh. Ito po, Padre, iiwan ko po ito sa parokya. Padre, okay lang po po. Thank you po. Salamat po. Sister, thank you po. Thank you. Okay. Salamat po, Brother Michael. Si Brother Michael, may ambag sa retablo natin. O baka naman, ha?